Sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid, tatlong commander ng Batang City Jail, Sputnik Gang at Happy Go Lucky ang nagsalaysay na nautusan silang iplano at magkalap ng pondo para sa pagpatay kay Lapid. Batay sa kanilang mga salaysay, ang isang commander nakatanggap ng mga iba pang utos ukol sa planong pagpatay kay Lapid mula sa isa pang inmate na galing sa Iwahig, Palawan. Ang isang commander naman ang kumonta kay Jun Villamor sa paghahanap ng gunman. Mula kay Villamor, na-recruit niya si Joel Escorial para tanggapin ang kontrata. Si Villamor din ang nakipag-usap sa kapwa niya inmate para maghanap ng driver para kay Escorial at naghanap din siya ng backup na gunman kung sakaling hindi matuloy si Escorial. Mula sa tatlong commander at sa inmate mula sa Palawan, nabanggit ang palayaw na tanda at isa pang personalidad na mastermind umano sa plano. Sa pagkamatay naman ni Villamor, dalawang commander ang nautusan sa plano na inutos daw ng isang personalidad. Isang kapwa inmate naman ang pinatawag na mga siwa sa plano. Siya naman ang nagtawag sa apat pang inmate na mismong pumatay kay Villamor. Ayon sa DOJ, nagtutugma-tugma ang kwento ng mga inmate sa kanilang mga salaysay. Pero ayon kay DOJ spokesperson Mico Clavano, hindi malinaw kung papayagan silang makapasok sa witness protection program. The witness protection program, mukhang malabo yun because there are requirements. And the last one there is they should not have been convicted of a crime involving moral turpitude. Pero ayon sa abogado ng isa sa mga inmate, makikipagpulong sila sa DOJ para ito'y pag-usapan. Dati naman daw pinayagang mga witness ang mga nasa bilibid. In my experience, ano, meron naman ginamit na may sit witness na kahit mga convicted felon, you were not charged as principal or as co-participant or as an accomplice or accessory because they are state witnesses of the government. So I think DOJ has all the power and authority to do that. Dagdag ng DOJ, pinahahalagahan nila ang kooperasyon ng mga inmate at alam nila ang peligro sa kanilang buhay. Hahayaan daw muna silang manatili sa NBI para sa kanilang seguridad habang patuloy ang imbestigasyon. Nico Bawa, ABS-CBN News.